Hey guys! So, this video, I'm so sorry, hindi ako nakagawa ng medyo maayos na intro. But, ayun, itong video na to is supposed to be my birthday week glow up. So, yung mga nakaraan, nagawa ko na, nagpahay ko, nose lift na ako. 1 week, hamamaga talaga dito sa bridge area, round eyes, and dito, sa And nakapagpa-cut na ako ng hair ko. Hindi lang siya masyadong halata, pero yes, I got trim and sobrang konti lang yung binawas. And as you can see, my hair is so dry and kita nyo naman na ombre yung buhok ko. Like, merong brown, merong black, ganyan. And kaya yun, bumili na ako ng cellophane black kanina lang. Intayin lang natin yung dumating para mag-color ako ng black hair. We are home na guys and magpa-color na ako ng hair. Ito yung nabili ko sa Lazada. Ayan. Ayun, yung nails pala, actually nakapag-vlog naman ako noon, nasabi ko sa inyo. Hey guys, so kagigising ko lang and diretso agad kami dito sa my nail appointment. Then yung nails appointment ko, but it's 9:38, 9:50 pwede na pumasok. And umuulan and yung ibang parts is baha, pero you know, tuloy pa rin ang laban. So ayun yung before, ayan. First time ko lang ulit magpapa soft gel extensions. Yung last ko is yung nag-LU ata kami ng birthday ko rin. Tuwing birthday ko lang nagpapa ganun ako. So ayun, ayan yung before. And yung design ko, ayan, insert ko dito. So may kita nyo na lang later. Yung pinagbukan ko is painted by Gloss. And malapit lang din siya dito sa amin. Ilalagay ko na lang yung ano details on my description box if ever around here lang kayo and gusto niyo rin magpagawa sa kanya. Ayun, wala pang kahit ano, hindi pa ako nakapaghilamos in anything. Diretso na agad kami dito. So finally, ano na, 12. Ay, mag-1 na pala. Ito na yung ating nails. Grabe, sobrang nagustuhan ko. Pasaktong-sakto lang yung tip na pinano ko. Hindi siya yung OA na sobrang haba. Napipindot-pindot ko pa rin. Pero medyo hindi pa ako sanay kasi nga, talagang minsan ako nagpapaganito. Pero ngayon, parang mag-invest na ako sa ganito. Kasi worth it siya, tapos nagtatagal pa. So, yeah. Ayan yung update sa aking nails. As of now, sobrang intact pa rin niya. Tapos, ang ganda pa rin. Wala pa rin nawawala or walang nasisira. Everything is good and I really like it. It's July 19 and 25 is my birthday. And ang naka-sked ngayon is magpapa-adjust ako ng teeth. Ayan. Kasi as you can see, medyo okay na siya. But ayun, papa-adjust ako ng teeth. Tapos, punta tayo sa morph kasi magpapa-drip and diode ng kilikili. Tapos, hindi ko pa sure yung carbon teaser kung itutuloy ko siya. Ayun lang. Stay tuned. So, let's go na. Alis na tayo. We're here. Hindi makatikati yung dip na. Yung dip na pili. Na. Mapapansin. Gaman. Simul strip. Between So, ito na yung pinalagay kong color silver. So, tayo magpa-adjust and now, we're on our way na sa morph. Sakto lang din. 5 PM kasi yung sked namin dun sa morph. So, it's 4:48 pa lang naman. So, yep. Ay, okay.
magpapadayote muna tayo sa Kilikili. Lakas ka bes. Ayaw po. Hey guys, it's July 24 and I will include this on my birthday glow up. Ngayon yung agenda, nagpabukak sa Nails and Toes dito malapit sa amin kasi meron silang birthday promo na 50% off. So, papapa eyelash extensions ako tsaka pedicure boots pa. Yun na lang naman yung kulang. Tapos na ako magpa-lash extension. So, ito yung pinalagay ko. Originally, 1,150 siya. So, ayun siya. So, Nails and Toes. Pero, dahil nga birthday ko, di-discount tayo 50%. So, sobrang sulit nun. But at 1,500 siya. All in. Kasi nagpa-pedicure pa ako. So, ayun yung aking eyelash extension. I like it. Hindi siya sobrang bulky. Tapos, ito yung sa fit ko. White lang yung pinalagay ko. Eh, nagpa-boots pa rin ako kanina. Pag-vlog nung nilalagyan ako nung eyelash kasi ang bilis lang din at saka tulog ako. Nakatulog ako. Feeling ko nakanganga ako nun. Nagulat ako, nakagulat na lang. Busog na siya. Burp. Ready na yan. Hi guys, so it's July 25 and it's my birthday and as you can see, hindi pa ako nakaayos but full pack naman na yung na-pamper ko. Sobrang sulit as in. So, birthday ko lang talaga ginagawa to na nagpapa-eyelash extensions, nagpapa-nail extension, nagpapa-pedicure puts pa, nag-black ng hair. Hindi ko pala kayo na-update kahapon about my hair. So, ayan na siya. It's color black na, as in black na black talaga siya. And for that guys, sobrang hirap niya tanggalin. Like, yung black talaga sobrang wrong na ikulay siya sa bahay. Kasi mas madali pa for me yung magkukulay ka ng hair na ibang color, like brown, mga ganun. Pero pag black, grabe. Ang tagal niya mawala sa buhok ko. Ang tagal niyang marines. Kahit isang oras na ako nasa CR, talagang wash ako ng wash, pero hindi na uubos talaga. Meron pa rin kulay. And magmi-makeup din ako. Syempre para feel natin na princess naman tayo today. Tapos magdi-dress up din ako. So, that's it. And mag-harvest din pala muna din ako ng aking whiteheads kasi sobrang dami niya na. Tapos magi-face mask tayo. So, that's the agenda. So, hey guys, this is the dress that I choose. Sobrang haba niya as in. So, ayun siya. Ganyan. And backless siya sa may likod. For blackheads or whiteheads, guys, ito yung ginagamit ko. Sa TikTok shop lang ito nakuha. And sobrang ganda niya kasi nakakakuha talaga siya ng mga whiteheads. So, yun yung mga nakuha, guys. Ayan o. Hindi masyadong nakikita sa camera, pero ayan siya. Bayan! Nakita. So, for my hair, guys, I will use this. Itong Moonbeam na Daily Hair Spray. Nilagay ko siya for protection sa hair ko. Yung gagamitin kong curling iron. So, ayan siya. Pinadala lang din to sa akin and I like it. Kasi nadadala ko siya anywhere. And then, pag nawala na yung tunog na yun, pwede na siyang tanggalin. Like that. Diba? Medyo makapal lang yung inano ko, nakuha ko. Pero try natin yung manifest. Ayan. Ganyan siya. So, let's do my birthday makeup look. So, here's the thing. Kasi, diba,
parang nasa isip natin if mag-makeup tayo, kailangan natin ng mga mamahaling makeup products, ganun. Sa mga mamahalin, I'm not against naman kasi iba rin yung quality nun and if ever afford naman, why not, diba? Sa mga affordable makeup products kasi, is same din naman yung nabibigay and at the same time, may maganda din talaga. Sobrang tagal ko na nakagawa ata ng Get Ready With Me or nakagawa na ba ako? But ayun, this time naman, birthday makeup look yung gagawin natin. First is sunscreen. Dalawa yung ginagamit kong sunscreen. Isang eto, Beauty of Joseon. Tapos itong liquid. So, if ever I feel like dry yung skin ko, itong ginagamit ko yung liquid na sunscreen. I think I will go for this, yung Beauty of Joseon muna. So, I will mix na lang yung mga medyo pricey and yung affordable na makeup. And hindi talaga ako mabili ng sobrang mahal na makeup. If ever lang na padadahan ako, ganun. Always remember to put sunscreen kahit gabi or nasa bahay lang kasi may mga UV light na pupunta sa ating face. Kaya mas okay na protected. Sobrang ganda ng sunscreen na to din. Ang lambot niya sa face. Makeup na gagawin ko ngayon, syempre medyo pakak dahil birthday. You know that. Babasain ko muna yung aking face using this. You can see, ginagamit ko talaga yung mga products na nandito. From Pink Blush na setting spray. Tapos, meron akong bago. Focalor na setting spray din. So, ito siya. As you can see, may difference sila kasi itong isa is 65 ml. Tapos, itong isa, ayan, 40 ml. Maliit lang to, pero nadadala ko to for travel. So, you need to invest sa mga setting spray kasi kapag nakahanap ka ng magandang setting spray, nilock up niyo yung makeup mo. So, nagtatagal yung makeup mo sa face and mas maganda tignan. So, first, ginagawa ko bago ako maglagay ng foundation, babasihin ko muna yung sponge ko. Maglalagay din ako nito. Ayan. Yung napapansin ko dito sa dalawang to, mas nag-hold yung makeup ko using this Focalor and spray niya is talagang ramdam na ramdam sa face while this one is lightweight lang talaga. Ay, parang yung hairspray siya, yung ganun yung dating. Ito muna yung gagamitin kong Get Ready With Me na on the glow para glow yung aking face. Ayoko kasi ng matte finish na makeup. This one guys, sobrang ano lang nung kanyang coverage. Para lang siyang illuminator. And then next naman, yung gagamitin ko is this Focalor na skin foundation. If ever hindi nyo pa ito natatry guys, bakit? Kasi ang ganda ng foundation na to. Ang dali niya lang talagang i-apply. This one is in the shade 02 Porcelain. And ang lightweight lang nito. Maliit lang siya. Sabi ko na nakikita gumagamit nito. And talagang nako-cover niya yung mga pimples mo, ganun. Basta kapag mga affordable products talaga guys ng makeup, subok ko na yung mga Pink Blush, Focalor, ganun. Kasi as in maganda yung consistency niya and lumalaban sila sa mga local makeups dito sa Philippines din. Diba? Pwede siyang pang gift or pang beginners lang kung gusto mo mag-practice na mag-makeup. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Saktong-sakto yung coverage. Sobrang konti lang yung nilagay ko. Grabe, ang ganda nung effect niya sa face ko. And then, after nun, hindi na ako nagpa-powder, pero magpa-powder pa rin ako. Kasi para, medyo kasi dewy yung skin ko. Para mas mag-balance lang. Ito yung ginagamit ko. From Pink Blush. Pero na akong na-discover pala sa Pink Blush, guys. Itong eyebrow stump na to. Ayan, ang cute-cute niya. Tapos, meron pa siyang kasamang ganitong mga kung anong shape ng eyebrow yung gusto mo. So, perfect talaga to sa akin. Kasi, as a person na hindi marunong mag-eyebrow, is ito yung magsisave sa inyo. Especially, to those na nagpa-practice mag-eyebrow. I-squeeze nyo lang siya, and then, like that. Ayan yung pinaka-color niya. So, next na lalagay ko is itong contour. Ito naman lagi yung nakikita. Ito talaga ginagamit ko. Parang nag-repurchase na lang ako kasi naubos na yung ganito ko. Then, after nun, maglalagay lang ako ng eye makeup. So, ito yung gagamitin ko. This is from Pink Blush din. In the shade BR06. Aking favorite na blush. This is from Focalor Red Wine Blusher. Sobrang ganda nito guys. As in, itong Pink Lady. And dahil takot akong maubusan, bumili pa ako ng isa pa. Next is itong highlighter. Duo itong binili ko. May contour sila, tapos merong highlighter. Ayan, ganyan yung effect ng highlighter. Para ka lang
pinagpapawisan pero fresh yung pawis. And then next naman is itong mga Focalure na itong Airfit Matte Liquid Lipstick. Actually, dalawa lang talaga yung akin dito. Yung 301 tsaka yung 202 kasi ito yung ginagamit ko pang daily-daily. Pero, nag-purchase ako ng tatlo pang shades kasi yung shades niya, yung mga tones is medyo brownish, pinkish, and may red. So, gusto rin siya itry. Tapos, ang affordable lang. So, itong limang lipstick na to, below 500 pesos lang yung nagastos ko dito. Nagandahan ako sa formula kasi long-lasting and lightweight lang siya sa lips. Tapos, hindi siya nakaka-dry. Papakita ko muna yung first two favorite na shades ko. Ayan siya guys, ang ganda diba? Transfer proof, matte proof. Ito yung maganda, yung para siyang velvety na matte yung finish. So, papakita ko yung isa pang shade sa inyo. I-swatch ko na lang din tong tatlo pang shade sa inyo guys para makita ninyo. If ever gusto ninyong bumili, para makita ninyo yung kulay sa lips ko. Tingnan ninyo kahit anong burak ko. Talaga may naiiwan na stain. Done doing my makeup and this is the final look. Ilalagay ko yung mga links pala ng mga ginamit kong products sa description box. So, yep. To crater feed. Turning upright. So right now guys, gagawa lang ako ng avocado. Dami kasing avocado dito. Ito yung isa gamitin ko. Para kumain ko ng avocado na may milk, tapos may sugar. Then guys, ganyan yung itsura niya. Tapos nilagyan ko lang siya ng gata, sugar, tsaka yelo. And to end this vlog, I will be using this face mask from Beauty Diary. Wait lang, parang gusto ko mag-sumag. Ang sarap, baby! Sobrang sarap, promise mo. Bye guys, good night.